dito pa rin sa Taong Bahay. Hello, good morning! Good morning! Kapo, naglaba ka, di ba? Napansin ako sa kanya. Ano po? Kung magkinalakay natin Miss Universe, di ba dapat ano yan, ganon? At siya, nakaganon siya. Talaga, ano, may effect yung ano. Kasi, beauty queen to nung kabataan. Oo ba? I love you so much! O, mag-abay kahapon na pag-usapan natin, hindi lang natin natapos, yung tungkol sa ano ba ang impact ng, kumbaga, impluensya ng tatay. Kapag ka talagang hands-on din siya sa mga anak niya. Mm-hmm. Hindi ba? May nagsabi kahapon si Abay Maylin yata, yun eh. Na talaga daw natural yon na kapag babae malapit sa tata. Ako yon. Ako yon. Usually, di ba kapag ano, yung mga anak na babae ang hinahanap talaga clingy sa mga daddy. Totoo. Kapag mga anak naman na babae ay na mga lalaki malapit doon sa mga kaya ako pala gumawa ng lalaki pala. Ay, parang binibake lang eh. Cellphone ka ba dyan? Tawagan lang si Mark. Agad. Nasaan ba si Mark? Kasama niya ngayon si Mari. Kasi, bonding ng mag-ama. Bonding na sa office kasi yung later na lang. Pag-usapan natin mga abay, yung mga dapat na tandaan pa ng mga tatay na nanonood ngayon. Kasi iba akala nila, pambabae lang talaga to. Mm-hmm. Tips na pambabae lang binibigay nyo. Ay, kahit tatay, ito, katulad nito, mga abay, minsan, nahihirapan pong yung anak na magsabi sa kanilang magulang. Mm-hmm. Mm-hmm. Lalo na sa kanilang tatay. Kasi pinananakot minsan ng nanay. Ah. Lagod ka sa tatay mo. Ako ayoko nung ganun. Oo. So, ganun ka ba? Hindi. Ako ayoko, ikaw, Mami. Hindi. Mabel. Hindi naman ganun. Sige, Mami Mabel, ikaw nga. Sige. Ito rin mo na ako. Sige. Oo. Kasi yung father's linguistic interactions daw with child at an early age is strongly and yun eh, related. Aww. To the development of the language skills ng bata. Mm-hmm. Kaya nga, dapat na talagang kinakausap. Ano? Oo, ang bata. Oo, ang bata. Hindi lang yung nanay lagi, kundi pati yung mga tatay din. Ano? Kasi yung pala, may malaking epekto din doon sa anak. Ano? Para magkaroon sila siguro ng self-confidence. Mm-hmm. Masabi verbally yung gusto nila. Oo. Tama ba? Tama. Sige. Okay. Mami Claire. I agree. Okay. Ito pa, isang epekto. Kapag close daw, or parang very visible yung father doon sa kanyang mga anak. Mm-hmm. Kadalasan kapag ganyan, yung mga anak less prone to depression. Ah, ganun. Kasi yung paternal involvement, it has been linked to lower rates of depression, fear, and self-doubt in fathers, young adult children. Kaya pala dapat kinakausap ng kinakausap. Oo. Yun. Tsaka yung bonding para lang. Diba? May date. Ewan ko kasi kami nung bata pa ako, kahit OSW yung dad ko, lagi kaming may date na dalawa lang kami. Kami din. So ngayon kay Mari, gusto ko na sila din ang daddy niya. Merong a day in a month or once a week na dalawa lang sila lumalabas. Totoo yan. At kahit yung ano, kahit kunyari maraming, in my case, apat yung girl. Talagang ano, may times na hindi sabay-sabay ilalabas yung mga anak. Mm-mm. May individual bonding moment with each child. Oh. Importante yun. Oh. Importante. Ako naman sa husband ko po, laging nilalaro niya yung bata. Mm-hmm. Mga anak niya, tapos meron sila. Nag-jogging, hindi ako kasama nun eh, kasi may pasok ako. Nagulat na ako sa picture, naka-post. Meron sila. Bonding sila, naingit tuloy ako. Silang mag-aama. Hindi naman kinakailangan mga abay na maging magastos. Totoo. Hindi ba? Kasi iniisip natin, gastos naman yan eh. Hindi po. Mm-hmm. Maraming kaparaanan. Oo, mm-hmm. Na pwedeng mag-bonding yung magtatay, mm-hmm. yung mag-ama. Mm-hmm. Hindi ho ba? Tayo pa. Marami tayong naiisip. Oo. Pumunta lang dyan paparaan sa... Paparaan tayo. Mm-hmm. Gusto mo bola-bola?
Oh, ano ba niya? Baseball? Oh, kaya ano? So, naglalakad. Gagardening. Kung may garden kayo. Oh, activity. Diba? Kaya nga kasi yung anak nila, less likely to be in trouble pag lagi silang magkasama, may bonding sila, may bonding moment. Kasi yung nagpapa-strong ng, eto na naman, chemistry naman ngayon. Oh, yung ano, yung chemical kawa, may bonding sila. Yung nga, bonding. Kasi yung forces, parang ano yun, masyadong scientific. Sige, pinipilit na. Hindi na kasi yung ano yun, di ba, pinag-usapan natin, yung nag-attraction nila sa isa't isa na pag may bond yan, hindi mabe-break kagad. O di syempre, mas lalong sasama sa father, mas kung lagi kayo magkasama, less ka napaparbarkada sa mga mas namang barkada. At nabibigyan na advice, di ba? Kaya nga sinasabi, mga aba, yung rate of delinquency from school, mababa among boys, na talagang yung tatay nila active, ano ho, sa pag-aalaga doon sa kanilang mga anak, lalo na doon sa mga lalaki. Yes, at malaki ang bahagi ng mga tatay sa pagkataon ng kanilang mga anak. Sabi nga, from their role in the prenatal care to how they play, communicate, and act as role models for their kids, loving, engaged dads have been shown to have a tremendous impact on how a child grows up. They are truly irreplaceable. Oo. Diba? Totoo. Walang naman makakapalit sa inyong mga tatay. True. Ay, diba? Mga tatay. Mm-hmm. Kaya kahapon, diba, parang ibinibida natin o sinasaluduhan natin yung mga tatay na talagang since yung pagpa-prenatal check-up ng mga anak, talagang nandyan, sinasamahan, excited. Pagpapakuna. Yung iba, ang sa panganganak, diba, sumasama sa sa DR. Ayan. Siguro kayo rin, ano, nostalgic. At para dun sa mga bagong tatay, nakakakuha sila ng mga tips, dapat pala ganun. Dapat pala ganun na ang relationship ko with my children. Saka siguro huwag yung puro bawal, mga bay. Kasi parang merong mga generation ng parents na lahat, bawal ganito. Bawal huminga! Huwag na bawal huminga! Bawal. So, siguro let's encourage our children. Kumbaga, meron lang boundary kung hanggang saan. Pero payagan lang. Kasi ako agree ako dyan. Diba? Kasi minsan, sa sobrang pag-iingat natin sa mga anak natin, masyado tayong protective na minsan hi-hinder natin sila from exploring. To go out of their shells. Parang ganun. Dapat ini-encourage natin. Pero may gabay. It would be better for parents, mga abay, na kung meron kayong ipatutupad na anumang rules sa bahay, explain nyo sa kanila, kausapin nyo sa sila, at ipaintindin nyo, mga abay. Idagdag ko na rin, na kahit ang bambata, diba talaga namang family, ano kasi, parang sabi ni nanay, sabi lang ito, vlogging! Parang ano, kapag gagawa tayo ng rules, kanyari, house rules, ini-involve natin, no matter how young our kids are, involved sila, na parang, okay ba sa inyo, if ganito yung gagawin natin, ano sa tingin nyo, okay ba? Parang, as young as they are, na-feel nila na ay member ako ng family na to. Part of the responsibility sila. Sabi nga, pinakikinggan yung voice ko. Sabi nga isang taga-PMH yung naging guest natin before, yung merong role daw ang each family member. May nurturer, may provider, tapos merong source of inspiration, which is our children. Tama. Tsaka pag meron kang kanya-kanyang role, nagiging magaan din ang trabaho sa bahay, tsaka harmonious ang relationship ng lahat. Pero naniniwala ba kayo, mga bay, last na lang, na psychological daw at saka intellectual being ng isang anak nakukuha sa nanay, tapos yung physical attribute sa tatay. So pag mataas daw yung IQ ng nanay, tulad ni mama bay, mataas daw ang IQ rin ng anak. Pero kung pagbabasihan naman din natin, kasi parte, kumbaga, sa nagbigay, di ba? Sa genetics, nagbigay ang nanay, nagbigay ang tatay ng chromosome, kaya happy-happy. Pero may nagsasabi nga, 80% daw sa nanay. Gusto ko i-claim nila na nung pwede tayo mag-zumba. When we come back, mga bay, zumba time! We'll be right back. Hello.